sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig ng DWIZ 882. Narito na ang headlines para sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Araw ng Huwebes, April 7, 2022. Antigen test pwede ng requirement sa pagpasok sa Pinas. Unemployment rate sa unang dalawang buwan ng taon nananatili. Jobless Pinoys sumirit pa sa mahigit 3 milyon. Itinaas na honoraria at allowance sa mga gurong magsisilbi sa eleksyon, inalmahan. Police power contra smuggling, hiniling ng DA. Paggamit ng mga produktong pampaputi, ibinabala. Maulang Semana Santa asahan, bagyo posibleng pumasok sa bansa sa susunod na linggo. At balita sa ibang dagat, entry ban sa mahigit 100 bansa, planong alisin ng Japan. Balitang pampalakasan, Nagoya Wagi kontra Osaka sa Japan B-League. Showbiz at trending na balita, bagong nagpapatibok sa puso ng aktres na si Donita Rose, isinapubliko na. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! At sa ngalan po ng aking partner na si Senyor Ray Pacheco, ako po ang mag-ahatid sa inyo ng balita. Ako po si Rashid Loxi. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, papayagan ng gumamit ng rapid antigen test ang mga international traveler para makapasok ng bansa. Ito ang inanunsyo ni Acting Presidential Spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar matapos aprobahan ng Interagency Task Force o IATF ang rekomendasyon sa naganap na pagpupulong kagabi, Abril 6. Dapat lamang anya na isinagawa ang rapid antigen test ng mga healthcare professionals sa healthcare facility, laboratory, clinic, pharmacy at iba pa mula sa bansang pinanggalingan. Una nang ni-require ng gobyerno ang mga dayuhan na magpakita ng negatibong RT-PCR test na kinuha sa loob ng 48 oras bago ang kanilang flight papuntang Pilipinas bukod sa iba pang mga kinakailangan. Itala ng Department of Health kahapon ang karagdagang 265 na kaso ng COVID-19. Ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa average na bilang ng mga sakit mula March 28 hanggang April 3 na 382 cases kada araw. Batay pa sa COVID-19 tracker ng DOH nitong Miyerkules, sumadsad sa 32,463 ang active cases, dahilan upang lumobo sa 3,680,244 ang kabuang kaso ng sakit sa bansa. Samantala, umakyat naman sa 3,588,359 ang nakarecover, habang sumampa naman sa 59,422 ang death toll. Posible nang makapagsagawa ng face-to-face graduation gayong nagpapatuloy ang in-person classes ng halos 13,000 na paaralan sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ang guidelines na itinakda para sa face-to-face classes ay ipatutupad din sa physical na pagdaraos ng graduation ceremonies sa gitna ng COVID-19 pandemic. Anya, mahalagang limitado lamang ang bilang ng mga manonood at nasusunod ang health at safety protocols. Sinabi pa ni Briones na sa ngayon ay nasa 22,000 na mga paaralan sa bansa ang nominado na lumahok sa pagsasagawa ng face-to-face classes. Nanatili sa 6.4% ang unemployment rate sa bansa sa buwan ng February 2022. Ang kay Philippine Statistics Authority, National Statistician Dennis Mapa, umabot sa 3.13 million ang mga Pilipinong walang trabaho, mas mataas sa 2.93 million noong January 2022. Mas mababa naman ang unemployment rate noong February 2022 kumpara sa 8.8% ng 4.19 million Filipinos
noong nakaraang taon. Samantala, ang paglobo ng unemployment ay bunsod ng pandemya at lockdowns na nagsimula noong 2020. Ni Teachers Dignity Coalition o TDC Chairperson Benjo Basas na hindi pa rin sapat ang pagtaas ng COMELEC ng honoraria at allowances ng mga gurong magsisilbi sa darating na halalan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Basas na ito ay dahil mayroon pa rin 20% tax. Siyempre, kung ikukumpara natin doon sa risk, no, doon sa at doon sa pagod na dinaranas ng ating mga guro, no, sa tingin namin, yung total na 10,000 na yan, ano, for chairman of the BEI and the 9,000 for the members, eh parang kulang po yan, ano po, although tumaas na yan, ano, as compared to the previous election. Samantala, tiniyak ni Basas ang seguridad ng mga uupong guro sa papalapit na eleksyon. Tukol po is concerned na, ano, meron tayong mas mahigpit, no, mula doon sa disinfection, no, meron tayong lounge, no, para dun sa mga botante na hindi sila pwedeng magtambak, no, dumami, no, doon sa pilahan, at lalo na doon sa loob ng polling precinct, no, may mga ganyan po tayo na, no, ginawa yung ating COMELEC, no, at yung DepEd rin, no. Yan ang tinig ni TDC Chair Benjo Basas sa panayam ng DWIZ. Aabot sa mahigit 100 bayan at 15 lungsod ang isinailalim sa COMELEC Areas of Concern dahil sa mainit na tunggalian ng kandidato at mataas na level ng seguridad. Ito ang sinabi ni PNP Deputy Chief for Operations Police, Lieutenant General Ferdinand Divina, sa pulong balitaan sa Campo Crame ngayong araw. Gayunman, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Spokesperson, Director James Jimenez, na sasailalim pa rin sa masusing validation ang naturang listahan dahil posibleng may mabago pa. Paliwanag ni Jimenez, hindi maaaring gamiting batayan ang kasaysayan ng isang lugar upang matukoy kung ito'y may tuturing na areas of concern at kailangang mapatunayan din kung gaano kainit ang political climate rito. Bagaman unang inihayag ng COMELEC na posible nilang ilabas noong Abril 4 ang listahan ng mga lugar na kanilang isasailalim sa areas of concern, wala pa rin eksaktong petsa hanggang ngayon kung kailan nila ito isa sa publiko. Samantala, sa oras sa 5:10 ng hapon, dako tayo sa labas ng himpilan. Bakuna kontra COVID-19, dapat ilapit na mismo ng gobyerno sa tao. Ang buong detalye niya ni Ate D Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Sa harap ng 27 milyong doses na bakuna na inaasahang mag-expire sa susunod na 3 buwan, sinabi ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo na dapat ilapit ng gobyerno sa tao ang bakuna. Kung kailangan anyang suyurin ang bawat bahay sa mga pinakaliblib na lugar sa bansa para mabakunahan ang mga naninirahan doon. Giit ni Senator Go, huwag nang pahirapan pa ang ating mga kababayan, lalo na ang mga matatanda at ang mga nakatira sa malalayong lugar. Ayon kay Senator Go, bagamat ideal na gawing mandatory ang pagpapabakuna, pero mas mainam na gawin ang lahat ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na kumbinsihin ang mga hindi pa vaccinated na magpabakuna na sa lalong madaling panahon. Dapat anyang alalahanin ng ating mga kababayan na mayroon silang moral obligation para panatilihing ligtas ang mga komunidad. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Nagulat sa pinametodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat, Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Samantala, pagiging bukas ng gobyerno na maturukan ng libreng COVID-19 vaccine ang mga NPA, muling binigyang diin ng Pangulong Duterte. Ang detaling niyan, ihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Muling ipinabatid ni Pangulong Rodrigo Duterte sa komunistang grupong NPA na handa ang pamahalaan na mabigyan din sila ng libreng bakuna kontra COVID-19.
ipayag ni Pangulong Duterte, bukas ang gobyerno na mabigyan ng vaccine ang mga NPA sa ngalan ng pagiging makatao, kapalit ng isang hiling na huwag harangin ang paghahatid ng bakuna sa mga malalayo at mga liblib na lugar. Kasunod ito ng pagsisikap ng pamahalaan na maabot ng vaccination rollout ang mga lugar na wala pa rin nagaganap na pagturok ng bakuna. Panawagan ng chief executive sa rebuilding grupo na bigyan ng kalayaang marating ng mga health workers ang mga hindi pa nababakunahan, kung saan maging ang mga nasa armadong pakikibaka ay makikinabang din sa proteksyon na dulot ng vaccine kontra virus. Ito si Patrol 17 Chapel Pereño nag-uulat para sa Impilang May Tarong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 17, Jopel Peleño. Samantala, mga politikong sasakay sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper ng public transport ay binalaan. Ang detaling yan ni Hatid ni Patrol 9, J. Mark Dagala. Nagbabara ang Commission on Elections o COMELEC, ang Department of Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police o PNP sa mga politikong makikisaw-saw sa mga gagawing pamamahagi ng fuel subsidy sa harap ng nagpapatuloy na campaign period para sa eleksyon sa susunod na buwan. Ang babala ay ginawa sa isinagawang press conference sa Kapo Krami kayong araw kaugnay sa paghahanda sa seguridad ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Menes, huwag susubukan ng mga politiko na gamitin ang pamamahagi ng fuel subsidy sa kanilang pangangampanya dahil makaharap sila sa kaso. Anya, may mga grupo lamang na authorized na mamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle operators at drivers at hindi kung sino-sinong politiko lamang. Sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo na aabot sa 1.2 milyong tricycle operators at drivers ang makakukuha ng fuel subsidy, patay na rin sa itinadalang listahan ng mga local government units nationwide. Ang listahan anya ng mga benepisyaryo ay isinumitin na nila sa LTFRB. At ito anya ang mismo mamamahagi ng fuel subsidy sa mga benepisyaryo dahil nasa kanila ang pondo. Sa ngayon, kalahati na anya na kabuo ang bilang ng mga benepisyaryo ay naisumitin na sa LTFRB habang naghihintay pa sila ng listahan mula sa iba pa mga lokal na pamahalaan. Sa panig naman ng PNP, tiniyak nila nga magbabantay sila sa pagsasagawa ng pamamahagi ng fuel subsidy upang matiyak na hindi ito magagamit sa pagkakampanya ng mga politiko. Matatandaang may fuel subsidy ang gobyerno sa mga tsuper at operators matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil na rin sa namumuong o dahil na rin sa umiiral na gitgitan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Patrol 9 Gamer, kagalang bulan sa Impilang May Tarong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 9, J. Mark Dagala. At sa oras sa 5:15 ng hapon, magbabalik po ang IZ Balita Nationwide. IZ Balita. Nationwide. Nagbabalik po ang IZ Balita Nationwide na sabayang napakikinggan sa DWIZ Dagupan, Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga, 92.3 Home Radio Legazpi, at RPN DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKC Cebu, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXKS Surigao, at DXXX Zamboanga. At sa iba pang mga nagbabagang balita, hindi dapat na survey lamang ang gamiting basehan sa pagpili ng kandidatong iboboto sa panayam ng DWIZ, sinabi ni political analyst Professor Aris Arugay na maliit na bilang lamang ang sakop ng mga survey. Gayon din ang binibigay na impormasyon nito para maipakita kung saang lugar malakas ang mga kandidato. Paliwanag pa niya na hindi ang survey ang resulta ng halalan. Kasi minsan nagagamit yung survey na ito na, no? Magiging resulta ng halalan. Kaya kung sino yung nangunguna, dapat yun yung iboto. Hindi po ganun. Kasi kung ganun po yung pagtingin sa survey, nawawalan po yung kapangyarihan ng mismong balota, ng mismong election sa election day. Yan ang tinig ni political analyst Professor Aris Arugay sa panayam ng DWIZ. Matala uubra ng makaboto
ang mga Pilipino abroad sa Philippine Post maliban sa kung saan sila nakarehistro. Ayon ito kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, matapos magpasa ng resolusyon ang COMELEC Embank hinggil dito. Sinabi ni Casquejo na kinakailangan lamang makapagparehistro ang mga Pinoy bago matapos ang registration period sa ibang bansa o mga lugar na nasa ilalim ng iba pang post na nagpapatupad ng personal voting. Maaari ring maghain ng MIVAP o Manifestation of Intent to Vote in Another Post ang mga overseas voter para mapayagan ang mga itong makibahagi sa May 9 elections. Ikinakasa na rin ng COMELEC ang two-way postage system para sa mga boboto gamit ang postal service. Pag-aaralan ng COMELEC ang pagsuspindi ng overseas absentee voting sa 6 pang bansa. Kabilang dito ayon kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo ay ang mga bansang Iraq, Algeria, Chad, Tunisia na pawang walang overseas voting capabilities at Afghanistan at Ukraine na mayroong isinasagawang mandatory repatriation. Una nang sinuspindi ng COMELEC ang OAV sa Shanghai, China, kung saan mayroong mahigit 1,600 registered Pinoy voters dahil sa ipinatutupad na lockdown doon. Samantala, isusulong ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Junior ang mga reforma sa regulasyon at patakaran para maging isang major wind power producer ang Pilipinas sakaling manalo sa darating na 2022 national elections. Naniniwala ang Uniteam Presidential Bet na ang wind power kasama ang iba pang renewable energy sources ay makatutulong sa bansa na mapababa ang presyo ng kuryente upang lalong makaakit ng mas maraming dayuhang mamumuhunan. Sa datos noong 2019, pumangatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamahal na singil sa kuryente na 10 pesos kada kilowatt hour kasunod ng Japan at Singapore. Umaasa rin si Marcos na makukumpleto ang offshore wind power roadmap na binubuo ng Department of Energy o DOE, katuwang ang World Bank Group na inaasahang matatapos ngayong buwan. Ayon sa World Bank Group, ang Pilipinas ay may humigit kumulang 170 gigawatts o GW ng hindi pa nagagamit na offshore wind potential. Sa ngayon, iginawad na ng DOE ang 5 wind energy service contracts na may pinagsamang kapasidad na 1.85 gigawatts para sa mga proyektong Guimaras Strait at Apari Bay na may tig 100 megawatts, Guimaras Strait 2 at San Miguel Bay na mayroong 600 megawatts at Frontera Bay na may 450 megawatts na inaasahang matatapos sa taong 2031. Police power, ito ayon sa Department of Agriculture o DA, ang kailangan nila para mahuli ang at makasuhan ng mga smuggler. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Fermin Dantes Adriano na ang police power ay matinding ngipin ng ahensya laban sa smuggling. Limitado niya ang magagawa ng DA dahil umaasa lamang sila sa Bureau of Customs na mayroong otoridad kontra smuggling. Kasabay nito, ipinabatid ni Adriano na nag-iimbestiga na sila sa umano'y sabwatan ng technical smugglers sa kanilang hanay. Nagbabala ang isang environmental watchdog sa peligrosong paggamit ng ilang whitening products na mataas ang mercury content. Ayon kay Bantoxics Executive Director Reynaldo San Juan, kalimitang nanggagaling ang mga produktong pampaputi sa mga bansa tulad ng Pakistan at Thailand. Anya, ang nasabing kemikal ay hindi nawawala at nadaragdagan lamang kung saan sinisira nito ang utak. Payo ni San Juan, dapat alamin ng publiko kung rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA ang binibiling pampaputi. Abot sa 24.5 billion pesos ang hinihiling na pondo ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa pagbibigay ng 5,000 peso wage subsidy sa mga minimum wage earner. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na sa halip na wage adjustment ay wage subsidy na lamang ang ipagkakaloob sa mga ito sa loob ng 3 buwan. Tinatayang nasa 1 milyong minimum wage earner ang makikinabang sa nasabing panukala ng DOLE. Naisip namin
para makatulong tayo sa mga gawa at hindi naman natin maapektuhan ng ating mga employers, nag-propose tayo ng wage subsidy. Yan ang tinig ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa panayam ng DWIZ. Samantala, pinaalalahanan ng PNP ang publiko na huwag mag-post real-time sa social media ng kanilang mga aktibidad habang nasa bakasyon sa mga lalawigan ngayong Semana Santa. Ito ay ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ay upang hindi magkaroon ng pagkakataon ng mga kriminal na samantalahin ang Semana Santa para magnakaw sa mga naiwang bahay ng mga bakasyonista. Sinabi ni Fajardo na dapat siguruhin ng mga magbabakasyon na nakalak ang kanilang iiwan ng tahanan, wala ring mga appliances na naiwang nakasaksak upang hindi pagmula ng sunog, at kung maaari ay magbilin sa mga kapitbahay. Inihayag pa ni Fajardo na sa panahong ngayon na makabagong teknolohiya, updated na rin ang mga kawatan sa kanilang illegal na gawain, kung saan ay nagsisilbi silang mga internet predators na tumitingin sa aktibidad ng publiko para doon maisakatuparan ang kanilang mga balak. Posibleng maging maulan ang Semana Santa sa susunod na linggo. Ito ay ayon sa PAGASA ay dahil sa pagpasok ng isang bagyo na minomonitor nila ngayong nasa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Mindanao. Sinabi ng PAGASA na inaasahang papasok sa Lunes ang nasabing tropical depression na kapag naging bagyo ay tatawaging Agaton. Samantala, dapat pa rin asahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog ngayong Webes sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol at lalawigan ng Quezon dahil sa low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Kakasuhan ng isang grupo ng health workers sa Ombudsman ang tagapagsalita ng NTF-LCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kasunod na rin ito ng pagsusulong ng Alliance of Health Workers sa agarang pagsuspindi at tuluyang pagsibak kay NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy dahil sa red tagging. Ang kay AHW National President Robert Mendoza, nakakalungkot at nakakatakot kapag nare-red tag dahil buhay ang nakataya rito bukod sa patuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng health workers kahit mababa ang sahod at nadidelay ang iba pang benepisyo nila. Hindi niya makatwiran ang ginawang pagdadawit sa kanilang grupo ni Badoy sa CPP, NPA, NDF, lalo't wala itong mga ebidensya sa kanyang aligasyon. Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Desisyon ng COMELEC na payagan ang pamamahagi ng cash aid para sa POV drivers at operator kinatigan. Ang detaling niya ni Ate D. Patrol 11, Tina Nalasco. Nagpaabot ng pasalamat si Hawol sa Transportation Committee Chair Edgar Mary Sarmiento sa Commission on Elections o COMELEC sa pagpapahintulot nito sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na ipagpatuloy ang paglalabas ng pondo para sa fuel subsidy ng mga driver at operator ng public utility vehicles o PUVs na malaking tulong anyan sa mga ito na siyang lubang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, ani Sarmiento, siguradong hindi niya ito sasapat para pag-aanin ang pasani ng mga chopper at operator gayong nananatiling napakataas ng halaga ng krudo. Pero mabuti na rin niya ito na paalala na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matulungan ang mamamayan. Kaugnay nito, inaasahang muli nga magpapatuloy ang distribusyon ng 6,500 na ayuda para sa 377,000 na benepisyaryo matapos mahinto ang pamamahagi kamakailan. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, nag-uula para sa Himpilang Maitotong Lakas. DWIZ. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Balita sa ibang bansa. Planong alisin ng Japan ang entry ban sa mga non-resident foreign nationals mula sa mahigit 100 bansa, kabilang na ang Britain, India at Estados Unidos. Ayon sa Foreign Ministry, ang mga dayuhan na mula sa 106 na bansa ay papahintulutan na makapasok sa Japan simula bukas.
Ngunit ang mga foreigners na nais lamang bumisita sa naturang bansa ay hindi pa rin pinapayagan. Bukod dito, suspendido pa rin ang validity ng mga visas na ibinigay bago mag-December 2 maliban sa mga diplomat, asawa ng mga Japanese national at residente dito. Magugunit ang isinara ng Japan ang kanilang borders sa mga foreign travelers mula nang magsimula ang pandemya. Sa sports! Nasungkit ng Nagoya Diamond Dolphins ang panalo laban sa Osaka Evesa sa score na 89-87 sa Japan B-League season. Umiscore si Takumi Saito ng 18 points at 7 rebounds para sa Nagoya. Gayun din si Scott Etherton na kumabada ng 19 points at 8 rebounds. Samantala, nagtala lamang ng 4 points sa 2 of 5 shooting ang Filipino import na si Ray Parks Jr. Sa entertainment o trending news. Sa balitang showbiz, inilantad na ni Donita Rose ang bagong nagpapatibok sa kanyang puso matapos ang ilang taong pakikipaghiwalay sa asawa. Sa kanyang pinakahuling post, ipinakilala ni Donita ang kanyang bagong love na si Felson Palad, na isang musical artist at singer na nakabase sa California. Una nang pinasilip ni Donita, si Felson sa kanyang IG account kung saan ipinost niya ang picture nila together habang pa-attend ng LA Fashion Week. Ipinakita pa ni Donita ang kanyang kilig saan niya'y mahabang paliwanag ni Felson bilang introduction o pagpapakilala sa picture ng aktres. Dinagsa naman ng masasayang comment mula sa kanyang kapwa-artista ang mga post ni Donita at Felson. Ang dating MTV VJ na lumipad pa Amerika noong 2020 at ngayon corporate chef para sa isang US-based Filipino supermarket ay may anak na lalaki sa dating asawa na si Eric Villarama. IZ Balita. Nationwide. May inyo pa ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. At ako po ang inyo, ang naghatid balita sa inyong lahat. Ako po si Rashid Locsin. IZ Balita. Nationwide.